ano, baka punerary yan ang pag-usapan natin dito. Kasi, I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers. Huwag na muna yung iba. Marcos was si president. As a matter of fact, I voted for him during the first term. My father was with him. He was a cabinet member. So I voted for him. Marcos was a soldier. Sinabi lang ng mga kalaban na hindi totoo. But they never sabi, ay, hindi totoo yan si Marcos, pwede yan. Well, you know, 5-6 tao magsabi totoo, lumaban talaga yan. Pwedeng hindi nakapatay. Pero he was there to fight for his country. Okay na siya. Sundalo, pati presidente. No, but I said I will allow his burial. Because definitely, he was a, sa beginning, he was a president and a soldier. Alin dyan sa dalo, umili kayo. He is qualified to be buried there. Ang ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, go ahead. I will not. You can use the streets 1 month. I will tell the mayor, give him permanent permit. Wala nang, pag-ayusin lang ninyo ang traffic. All that I would need really is people na gusto ninyong mag-demonstrate, go ahead. How many days? I'll give you a month. Bigyan mo lang konti ang mga tao because you're right to air your grievance, mag-demonstrate ka mo is a constitutional right. But that right is also subject to the rights of others, not of your liking or sharing your belief. So, demonstrate. Walang problema. Huwag kayong matakot. Sabihin ko sa pulisyaan mo. Now, you answer to the people. That will be my policy. Wala kang makita ng military pati police. Go ahead. Just maintain the traffic. The police, mga traffic lang anong doon. I'll give you 1 month. Saan gusto ninyo? Luneta? Kasi para ma-reroute ko. Kaya po, okay. But you answer to the people for the disturbance. Ako, police yan mo. Okay. Bumbiro pa ako dyan. I-reserva ako ng tubig para sa sunog. Enjoy your right. You have it, but subject to the right of others.